有问题的。The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Hi, I'm Mark Lopez and I'm inviting you to watch Pugad Bloggers, the show that tackles the latest issues in social media on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Pugad Bloggers, Monday to Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Pugad Bloggers! Ang kurap titirisin sa loob sa bayan, wawalisin, walang sasantuhin. Ang saya-saya nakakabaliw, kasama natin ang tropa. Pugad Bloggers, Pugad Bloggers. Hello. What? Sound check, sound check. Well, live na tayo. Magandang gabi po. Ako, batang ingay. Ayan, magandang gabi po mga kababayan. Welcome to Pugad Bloggers. Ako inyong lingkod ngayong Webes na ito, si Mark Lopez po. At kasama natin ngayong gabi ang the one and only, ang nag-iisa, ang pinakamaganda na press secretary na aking nakilala. Attorney Trixie, si Cruz Angeles, Attorney Trixie, si good evening. Magandang gabi, Mark. Pero kargado talaga yung statement mo, ha? Ako yung unang babaeng press secretary kasi. Ano ba yun? Hindi, talaga yung pinakamagandang press secretary na naaninag ko. Ganon. Diba? How are you, attorney? Mabuti naman kayo po. Maraming gamit, maraming yung ngayon, diba? Well, anyway, mga kababayan, tayo po ay napapanood ngayon sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Live po ang Pugad Bloggers Thursday Edition. We are simulcast over Sky Cable Channel 224 at sa lahat ng mga DTT boxes, Digital Terrestrial Television boxes po yan. Kasama dyan yung Black Box sa ABS-CBN and also yung sa GMA for the Box. And also, we are being live stream po sa Facebook and sa YouTube. Mapapanood nyo rin tayo ngayon sa Facebook and YouTube. Dapat nga pala i-share natin ang ating Facebook page na naka-live ngayon. And sa ano rin, ano, sa page din ni attorney, I think, inano rin niya, hinukap niya. Yan. Share na natin sa ating personal Facebook page. Attorney. Yes po. Nabasa mo ba ngayon yung ano? Yung mga gawain sa Department of Tourism. Okay pala doon. Nakakaloka. Okay pala doon, ano? Pagka ikaw pala ay close friend at ikaw ay ano? Ikaw ay may kailangan sa DOT. Uunahin ka. Drop everything, di ba? Kahit then, na nagkakagulo na sa airport o ano, at kailangan ng, at pinag-uusapan nila, bah, pinahinto ang meeting. Diba? Akalain mo? Special. Very, very special. Pinahinto ang meeting dahil lang kailangan turuan ng ano, mapa sa Japan ng mga restaurant. Oo. Grabe. Kailangan daw kumain so that she can eat and thrive. Nga eh, diba? Grabe.
Ganun pala ang ano, ganun pala ang culture of excellence sa Department of Tourism. Ganun ang kanilang ano, no? Imagine po, ano yun, ha? Chief of Staff yan at yes, siya ang Undersecretary for Legal and Whatchamacallit Services. Yes, USEC Bataan is USEC for Legal and Other Services. Tapos yung isa, si Regal, si Ma'am Regal Oliva, I understand Chief of Staff. Sa Mandawi ba? Parang local si official Chief eh. Chief of Staff ng DOT, di ba? Sa Chief of Staff ni SEC. Hindi. Yung si, ano, si Batan yung Chief of Staff ng current USEC. Oh, pero si Ma'am Oliva, siya yung si Regal ano, Oliva is a LGU. May, ano ba? Mayor ba? O sa... Yeah. Nung, ande, City Treasurer si Ma'am Regal ng both, ano ba yun? Yung kung saan mayor si... Biloan. Dati sa Biloan at saka kung saan mayor din dati si si Kong Duke Frasco. Yeah, sa Liloan. So, concurrent siya. Oo. Na treasurer in both. Yan yata yung... Hindi ko alam kung yun. Yan yata yung Regal Oliva, yan yata yung local government official na nagdo-donate ng 1 million peso sa isang ano. Ano ba 'yon? Fund drive or charity ano? Imagine mo ha, 1 million peso, ses. Eh, pero government employee, yun nga yung tanong. Government employee lang ha, pero kaya niya mag-donate ng 1 million peso, ses. Big time. Oo. Ano ba, magkano ba sweldo ng treasure, city treasurer? Anong salary grade ba yan? 73? Anong salary grade? Hindi naman ano, kasi LGU, di ba? Sa municipality, bali municipal treasurer siya. Oo. Anong salary grade niya? Nasa ano ba yan? 30 o 22, 25? Hindi naman si mga ganon. Siguro. Teka, double check natin. Di ba? At kaya niya mag-donate ng 1 million para sa isang charity event. But anyway, attorney, sige, habang chine-check mo yan, it's really ano, no? Actually, hindi ko nga ano tong DOT, bakit ano pa rin eh. Hindi, natapos na lang ba yung issue ng Love the Philippines ba yun? Hindi pa. Ito, treasurer salary in the Philippines, April 2024. Average month salary for treasurer jobs. Pero private sector ito, ha? Oo. Para lang tayo ng idea. 79,000 to 89,000. Magkano? 17. Ayun. Salary grade. Municipal treasurer, plantilla item. Salary grade 24. Oh, 24. 75,000. Ba, yung inipon niya siguro for ano? For almost 1 year. No. Ang generous niya. Oo nga, yung 1 year salary niya na binigay niya for ano? For charity. At least 1 year. Palakpakan natin niya. Diba? Maloka. Yeah. Oh, yeah. Congratulations sa inyong donation. Hindi, pero attorney, ayun nga, kumusta ba yung di ba nagpa-imbestiga yan si Secretary Frasco dyan sa Love the Philippines? May nangyari ba dyan sa investigasyon na yan? Wala. And in fact, I understand that yung respondent doon, yung PR agency, yung comms agency, has been hired in other government agencies since then. Oo. So, and meron pa yata, I'm trying to remember, meron nag-apologize pa eh. Sa ano, hindi, inako na nga nung DBB yung problema noon, di ba, yung naging issue. Although, ang parusa sa kanila ng DOT was they were banned and they were... Mm-hmm. But apparently, DBB is still acquiring government contracts, no? So, in effect... So, ang nawala lang... yung contract na yun. Oo, nawala lang yung contract na yun, but tuloy pa rin ang ano ni DBB with other government agencies. But
The point that I'm trying to to drive here is that wala lang nangyari sa DOT, ano? And yun nga, nakakalungkot din yan because it shows din, di ba? It shows a turning in the way our tourism is now like, ano ba, languishing really. And we are not really able to maximize this revenge tourism, this global revenge tourism, ano, no? Phenomenon that is being experienced now by the, every country actually, na lalo na yung mga countries that are, you know, yung may magandang tourism programs. And tayo, well, yung number one tourist group na ano, inaaway pa natin. Samantalang si Thailand, binigyan ng visa free access. Dahil nakita nila ang potential ng China for tourism revenue at nakita nila na ang mga Chinese ngayon na gustong-gustong bumiyahe at maraming perang gustong gastusin sa biyahe, sa travel and tourism. Pero ayun, so si Thailand minamaximize at inaano yung opportunity sa tourism. Pero tayo, ito, inaaway pa. Nabalik mo ah. Ano-ano na yung mga ginawa nila? Number one, nag-launch ng Love with the Philippines. Hmm. Number two, ginamit si Vanessa Hudgens. Something, di pa maliwanag. Ano pa ba yung mga other projects nila? Parang kulang na. Laging nasa travel abroad ang secretary tsaka yung kanyang entourage at ito yung mga tao niya nasa travel. Oh. Well, mukhang reverse tourism naman ang ginagawa nila. Sila ang bumabiyahe. Revenge travel. Oh, yung revenge travel, hindi natin na-maximize. Yung officials naman natin, reverse travel. Yan. Diba? Reverse tourism. Oo. Sila so, ngayon. Diba? Kung humingi tayo ng accounting dun sa mga... Kasi supposedly, Love the Philippines was their promotions campaign. Full package na yan. Hindi lang yan video. Yeah. Pero after that, parang hindi yata natin nakita o hindi ganong kalaki o kabongga yung launch, assuming na may video sila after that. Kasi wala na tayong nakita after the controversy of DDB. Ang nakita lang natin is that nilagay yung Love the Philippines in the airports, dun sa mga, alam niyo yung mga parang DOT stands, dun sa mga continuous viewing ng mga videos that are on the that are in the airport waiting areas. But aside from that, di natin nararamdaman. Ano yung mga problema ng tourism? Number one, yung ating local tourism, hirap yung local tourists dahil sobrang mahal. Ang mahal ng mga hotels, ang mahal ng, well for us, no, plane tickets. Ang mahal ng pagkain. In some tourism destinations, di ba, meron pang na-feature na paglabas ng final bill, 30,000, 20,000, nabibigla yung mga turista. So, imbis na nagkaroon ng revenge travel, revenge singil, yung mga hindi nakapag-negosyo na sa tourism-related businesses nila, nag-increase sila ng charges, pero wala tayong nakita na increase in services or increase dun sa or value added doon sa mga servisyo o doon sa mga destinations. So ito yung trabaho ng DOT. Dalawa yon. Ang local na trabaho nila is to improve services and to make sure na kahit paano, well, we want to make sure na yung mga local businesses natin kumikita. Pero paano sila kikita? Ang kita dyan is pag dumagsa ang mga turista. So we have to influence them to make them better in services, better in infrastructure. Tapos dun sa mga public areas, dyan pumapasok ang DOT. Halimbawa, ang walang katapusang project ng Tiesa ay yung mga comfort rooms. So, but beyond this, yung capability ng both Tiesa at saka DOT, very limited pag ang inuupo ninyo ay hindi nila naiintindihan yung tinatawag natin na tourism product. So locally, yung tourism, pag tourism ang pinag-uusapan, improvement of the tourism product or of the support services.
Ngayon, kung heritage ang tourism product mo, support services yung gagamitin mo. Diba? Yun ang i-improve ninyo. So, tuturuan mo ngayon yung mga LGUs. Mag-tourism planning. Ano yung tourism planning? May sewer. Matagay ng resort. Correct. Lagyay ka ng resort. Mismo sa heritage site. Yung product mo. Ayan. In fact, so na-underscore lang, ang nangyayari dito sa DOT, puro skandalo. So, nag-umpisa din sa ano, sa confusion nga kay Vanessa Hudgens. Ano ba talaga? Ikaw ba ay star ni then Secretary Paul Soriano o talagang spokes ka for tourism ng DOT o ano ba talaga ang role mo? Yeah. At binayaran ba natin siya? Next, yung Love the Philippines na video. Next, yung mismong Love the Philippines campaign. Tapos na po, yung Chocolate Hills. Parang hindi kasi nila naiintindihan how tourism works. We can't blame Sec Frasco exactly kasi mayor siya ng Liloan. Yun yung previous experience niya. Tapos biglang catapulted into Secretary of Tourism. So ano yung tourism background niya? Ano yung promotions background niya? Ano yung background niya sa heritage conservation? Kung yung nanay niya, to be fair, a lot of people don't like her, but she instituted the mechanisms to conserve heritage in Cebu. So yeah. At least nakakaintindi si Gov Gwen. Pero yeah. Si Sec Cristina seems to be coming from left field. So hindi niya ma-address. O ayan, naputukan pa sila ngayon ng Boracay. Exactly. Diba? Ng Boracay pa. Oo. Oh. Alam mo, ang daming issues ano and parang ano nga eh, sabi ko nga kanina parang tone deaf na tong mga nasa DOT. Mabanggit mo kanina, nabanggit mo attorney yung Love the Philippines. Sabi ko nga parang bakit pa nila rin tinuloy eh na besmirch na o na bahira na yung campaign slogan. Diba, kumbaga pag nadinig mo ngayon yung Love the Philippines, kung ikaw ang turista ngayon o ikaw ay taga ibang bansa, ang maunang papasok sa iyo yung skandalo, yung plagiarism, yung ginaya. Correct. Diba? So I don't understand and I think it is really it has an effect, no, na negative yung naging brand ngayon. Kumbaga yung brand na Love the Philippines, you will now associate that with plagiarism with ano, no, with the property theft mga kumbaga ano yan eh. Tapos ito pa yung ano tong isang pangalawang binanggit mo, yung bago yung Boracay, Chocolate Hills. Oh, yan Chocolate Hills, di ba? Although yan siguro maano rin natin dyan other government agencies plus the LGUs, but still dapat DOT should be also leading the campaign in really so far as really preserving yung ating mga heritage sites and kasi mga tourist ano yan eh. Number one ano yan eh, tourist destinations eh, di ba? Yun naman talaga, it's not just heritage sites, it's really what you are going to present to foreigners, to visitors. Yan ang gusto mong ibida. As a country, yan ang mga gusto mong ibida. Tapos makikita mo ng research. Huwag ka kalimutan kasi how does tourism work here? Dati, malaking agency ang DOT. Yeah. So, devolve sila. Yeah. Yung mga ano nila, mga employees nila, inilaan na sa mga LGU. So each LGU has what we call a tourism officer. Normally, yung tourism officer na yan, yan din yung, kumbaga, culture and arts na officer for some reason. Siguro, ang problema, hindi natin sufficiently na-educate kung paano yung promotions nito or ano. So marami dun sa mga local tourism officials natin ay hindi pa aware what constitutes tourism and what is a tourism product. Yung iba, I have to admit, may mga kilala naman tayo na ang gagaling nila, but the others hindi. So anong nangyayari? Tignan niyo yung nangyari sa Boracay. Ang end goal nila was pera. So kahit na
maglagay, mag-build na ng infrastructure mismo dun sa beach, eh yung beach yung tourism product mo. Ang nangyayari, in the, sa gigil, gumawa ng pera, yung mismo tourism product, yun po yung nasisira. Like sira. Chocolate hills. Yeah. So, napaka-common na problema yan. So, yun ang unang challenge ng DOT, dun sa local. Kasi di ba dalawang aspeto, yung local, yung international. So, sa local, dalawa yan. Yung local holders ng tourism product mo, tapos yung mga turista. So, dun sa tourism product, kailangan empowered yung LGU, and how are they empowered with education? So, ang dapat ginagawa ng DOT, working with the DILG, mag-check sila ano ang tourism or plan ninyo. Ano yung carrying capacity ninyo? That's number one sa tourism plan. Ang carrying capacity means makukompute mo kung ilan ang kayang turista dun sa area ninyo before start to deteriorate. So, ganun ang nangyari sa Boracay. Hindi sila nag-set ng carrying capacity. They just kept dumping and dumping more. Kuha lang sila ng kuha, allow sila ng allow ng mga turista. So, nasisira, nagka-ecola yung beach kasi hindi na nagagawa ng precautions yung mga hotels. Tapos may mga constructions na sa hotels, yung mga turista were ano ang minamarket natin were the wild parties and all that. So hindi yun yung pakay natin, or at least hindi yun yung original tourism target natin. So kailangan kada ano, at least mag-concentrate ang DOT dun sa mga yung mga majors natin, I hate that word, pero mga major destinations, Palawan, Cebu, and of course, Boracay. Nagde-develop tayo sa Mindanao, marami na doon. So it's not just, kasi ang pinakamadali for most of our DOT officials, beach, ang dali i-benta ng beach. Yeah, kaya, ano yung difference ng beach natin sa beaches ng iba? I mean, ano yung laban natin sa Bali? Ano yung laban natin dun sa mga hidden delights ng ibang Southeast Asian countries? Hindi natin maano yun. Yung Boracay, may sariling marketing yun. At si, ano, lumalabas yan parati, the most beautiful beach in the world. Pero pagdating dito, nadi-disappoint sila. So buti na clean up yung Boracay. But if they don't remember the lessons of the past, babalik tayo dun sa dati. At sisirain na naman natin yung tourism treasures natin. So, yung on the other hand, yung developing of local tourists, kailangan i-encourage natin yung mga businesses to target local tourism. Kung napakamahal, yan yung isa sa mga dapat nating itakil kanina na binanggit mo nga una yung Love the Philippines. Pangalawa nga, yung mismong ating local tourism program, parang tayo mismo mga Pilipino hindi natin ma-appreciate, even though gustong-gusto natin pumasyal sa mga destinations natin, sa mga major attractions natin. Eh, di ba recently may nag-post? Magkano ang Manila to Siargao? Yan yung mga... Manila to Cambodia ba? Di ba? 21,000 papuntang Manila to Siargao. Correct. Tapos to Cambodia, to Phnom Penh, 6,000? 7,000? Correct. So sa airfares alone, or sa even boat fares, ha? Oo. Archipelagic tayo, ideally maganda dapat ang boat, ang ating transportation, ang shipping natin, pati yung mga pag nagmo-move ng pasahero. Ang problema natin, hindi siya maganda. O very very few yung tourism grade, kumbaga. Yung mga sinasawag nilang cabin, or in the local parlance, cabin. So, sa mga cabins. Sa mga cabins, apat kagad. Wala kayong mga, yung magaganda, wala kang first class, walang ganun. Oh, diba? Walang mga suite, walang ganun. We're not targeting the local tourists. Hindi natin binibigyan ng mas magandang ng magandang packages. Oh, even more, dahil nga ang mentality nila is mahihirap ang gumagamit ng barko para umuwi ng probinsya and so on.
it's no longer true. Kasi if we develop yung ano, yung cruise ship mentality, aba, eh, ang dami natin local destinations na galing kang Manila, galing kang anywhere, pupunta ka dun sa tourism destination, gawin yung mas mura pero mas maraming benefits, edi ang vibrant sana ng tourism industry natin. May mga roro tayo, gusto natin, dala natin sa sakyan natin, isakay natin, eh ang mahal-mahal for the average tourist. Hindi sila yeah. Mag-gastos ng ganyang kalaki. Even worse, have you ridden yung sa barko? Ay nako, buhis-buhay yung banyo. Ako, ay, sinasabi, malayo pa lang, hinihimatay ka na. I can relate to that dahil ako sumasakay ako ng mga roro before. Pupunta ako ng Occidental Mindoro, pupunta ako ng Oriental Mindoro, ng Romblon. Eh, walang mga biyaheng eroplano yan. Kung meron man, very, ano, no? Very, yung schedule ng eroplano, ano? Mahirap. Oo. Once a week lang. So, paano kung business trip ka doon, eh, aantay ka na isang linggo. Eh, minsan, tapos ka na ng 3 days doon sa Romblon o sa Mindoro. So, sumasakay ako yung barko. From Batangas, that is like a 14 to 17 hour trip. Ayan. Tapos yun nga, pwesto ka, alam mo, kung ordinary passenger, yan, makikipag-unahan ka ng pwesto. Correct. Hanapin mo kaagad yung pinakamagandang higaan na makukuha mo dahil pagka na, nako, doon ka sa may ano, sa ilalim ng TV na pagkaingay-ingay dahil 24-hour bukas yung TV. Correct. Pabang nanonood sila ng TV, pinapanood ka rin nilang ano, tumutuloy yung laway mo habang natutulog ka. Even worse, ito pa ang nangyayari. So sumakay kami ng ganyan to unknown destination, wag na natin banggitin. Nagbarko kami, kasi walang iba, dahil yung time na yon wala yung mga choppers. So nagbarko kami, hala, kahit may ticket ka, dinumero yung ticket mo, aagawan ka. Oo, agawan yan. Diba? Walang disiplina yung mga tao. Tapos yung mga, ano bang tawag doon? Doon sa barko, yung mga officials ng barko, they don't care. Ano nga dyan eh. Ito po, life hack. Pag kayo, sumakay kayo ng barko, ha? Hanapin nyo agad kung saan nakalagay yung life vest tsaka yung yung lifesaver na. Ayan. Kasi yan. Nako, importante po yan. Dahil yan din, agawan yan. O kaya, ano dyan. Okay. Diba? Oo. Diba kaya, nakakabaliw? Pero, sayang. Ayun yung missed opportunities. So, may maririnig ka na ngayon. May mga cruise ships na gustong pumunta dito. Remember, yung isa pa yan. Isa pa yan yung skandalo ng DOT rin. Shared yan with the DOTR. Dumating yung cruise ship, tapos ang kitid pala ng dadaanan ng mga pasahero. So, ayan, pagdating, unang salubong sa mga foreign tourists, fiasco na kagad. Diba? So, ang lapit lang sa pangalan ng DOTSEC. So, alam mo, yung ano nga eh, eto na nga lang eh, pinaka-basic na nga lang eh. Pagdating mo dito sa Pilipinas, kung ikaw ay foreigner ka, ang unang bubungad sa'yo, naiya, di ba? Sus Mariosep. Yan, di ba? Pagbaba mo pa lang, pagtaksi pa lang. O yan, isa pa yan, taxi. Di ba? Yan. Kunwari, yung Manila to Cebu, o Cebu to Manila, isang oras lang mahigit. So umalis ka ng Cebu, kunwari ng alas 12 ng tanghali. O hindi, sabi mo ng alas 10 ng gabi, malis ka ng Cebu. Dumating ka ng Naiya, lumanding ang eroplano ng mga 11:20. O. Alas 12 na, nasa eroplano ka pa. Kasi, hindi pa makataksi yung eroplano. Ay, sus, pariyoso. Taka, attorney, paglabas mo ng bridgeway, di ba? Oo. Ang unang bubungad sa'yo sa atin dito sa Naiya, ako, pansin ko yan, ha? Ang unang bubungad sa'yo, mga empleyado ng Naiya, mga airport staff,
na nagkukumpulan sa isang lugar, nagte-text o nagaano na, yung iba nakataas pa yung t-shirt, parang alam yung papetiks-petiks. Yun ang ano, yun ang visual ano kagad. Tapos makikita mo, lalakaran mo yung terminal, yung gate, paglabas mo, pag ano mo doon sa gate, wala ka man lang visually pleasing na ano, meron just na naiiya sa Terminal 3. Meron dyan parang landscape area na Jesus Maria Joseph. Mahihiya ang hardin de ano. tamo ah, nagmi-meeting yung chief of staff tsaka yung tao ni Secretary Prasco, pinag-uusapan airport privatization, airport improvement 'yan. Gusto nilang ano, 'di ba? Syempre, lagyan yung input ng DOT. O pero wala eh, hindi inuna dahil inuna yung kaibigan na nasa Japan eh. Mm-hmm. So ano talaga, wala ho talaga tayo mapapala mga kababayan sa DOT na ultimo airport natin, hindi natin maasahan sila na yung, alam mo na yung, kasi nga sabi ko nga first impression yan eh. Diba yung unang bungad sa pag, Tony, diba pag bumiyahe ka ng Bangkok, pag bumiyahe ka ng Hong Kong, pag bumiyahe ka ng Singapore. Sa ngayon sa Middle East, ngayon pabonggaan sila ng airport sa Middle East. Diyos ko po. Tapos ang ironic doon, mga Pilipino gumagawa po noon. Ah. 'Di ba? Ay, yun eh. Ang dungkot, sayang. Pero yun na nga, itong dapat ang Pilipinas land of opportunity. Ang problema talaga is the ano, yung government participation. So, di ba, sinabi ko, teka, ano bang ginagawa ng ating DOT secretary? Ba't hindi niya kausapin ang DOTR? Yeah. Sino yung mga shipping magnates dito? Ba malalapit ito sa presidente? May avoidance lines. Yeah. Ba? Diba? Na marami naman silang ano, benefits sa gobyerno. Yung, why not give something back? Mga taga Cebu, yung mga shipping magnates na yan, di ba? Yung mga goto, yung mga, ba? So, dapat si Secretary Frasco should be spearheading or should be, you know, really making that extra effort na to maximize yung ano nga eh, yung ating tourism potential. Pero lalo na in this ano nga, revenge travel phenomenon na globally being experienced. Sayang, sayang. Uh-huh. Anyway, attorney, yan ang ating problema ngayon sa DOT. But ang problema natin sa DOT is politicized. Bakit ka mag-a-appoint ng ano ng DOT secretary out of political accommodation? Favor. Oh. Ka-appoint ka ng somebody who knows what they're doing. So, yun. I mean, you put in, let's say, somebody sa, let's say, sa DOE, yung secretary has worked in the, ano, in energy. Sa housing, di man natin siya ganong hindi man tayo fan, pero he worked in construction. Pero you put in tourism somebody whose only claim yata to tourism is naging turista siya, which isn't enough. So sorry. Kung yung nanay pa niya, maintindihan ko. Kung nanay niya yung inappoint, maintindihan ko pa. Hindi sa ano, but we know what she has done. So accomplishment lang ba? Yeah. It manifest kasi, di ba, attorney? I think hindi naman tayo tipong bumabanat dito out of nowhere o out of thin air na gumagawa tayo ng issue. Lumalabas po eh. Lumalabas yung incompetence, lumalabas yung walang proper awareness o experience in tourism, ano, di ba? Matters. Kaya it reflects po sa output. It reflects po sa mga nangyayari ngayon sa ating tourism front na nakikita natin that, you know, in this period po na tourism should be at the forefront of our revenue generating measure ng gobyerno, and at the forefront dapat ng tourism in trying to revive the economy of the country post-pandemic, eh hindi po natin nasisisi yung opportunity, hindi po natin na ma-maximize yung mga pwede pong dapat
pinakikinabangan natin o dapat po ay nakukuha natin ngayon. Sayang. Kumaga, wasted opportunities yan. And I think even nung pandemic, nag-umpisa na sana silang inaayos na, di ba? Yung tourism ano rin eh. Pinaghandaan na rin po yan eh. I recall, even in Congress, gumawa na nga sila ng ano dyan, di ba? Ng yung bayanihan program dyan. Yung bayanihan law. May tourism ano yan eh, component. Kaya nga, ano, kaya nga nagkaroon ng Love the Philippines eh. Kasi nga, relaunching eh. Kasi nga, post-pandemic, kailangan po talagang ma-ano natin eh, makuha natin yung opportunities that global tourism presents. Pero, wala. Sad to say po, mga kabababayan, na... May tutulog-tulog talaga. Sorry to say. Yeah. If we are to blame po the Department of Tourism, I think... it's worst performing. Oh. Yeah, it's one of the worst performing agencies in government right now. Maliit appreciation ng tourism. Hindi nga eh. Kumbaga, supposedly dapat ano mo ang revenge tourism, i-maximize mo o i-seize mo yung opportunities in revenge tourism. Ang ginawa po ng ating Secretary of Tourism, nag-reverse tourism, sila po yung biyahe ng biyahe abroad. Di ba? Since attend ng kung ano-anong convention na wala namang market data ang Pilipinas doon sa mga convention na sinasal. At kung saan merong dapat na yung pinupush talaga ang Pilipinas, yun nga po, inaaway pa. Ina-antagonize pa. At ginagawa pang kalaban ngayon at pinipersip pa o binabanatan pa mismo ng gobyerno natin as, you know, as enemy. Which is really, ayan, attorney, speaking of which, yung segue natin dito, yan sa South China Sea na... Isa pa yan. Ano ba yung nangyari sa Abra? Ah, sa Pilar Abra. Meron kasing video. Oo. Na there's, ano ba yun, hindi maliwanag what it is. Ako, ang impression ko, it was a drone na nag... Merong parang live fire eh. Parang binabarel, ano? Eh. Parang shooting something out of it na may ilaw na lighted, parang tracer bullets. Parang when I saw it, it's like an aerial combat na well, kung wala naman kasi pong gera, that would have been like a live fire exercise. Mm-hmm. And ang tanong, bakit may live fire exercise dito sa atin? Diba? And so close. Kung maglatay fire exercises ka, yung hindi nakikita ng population. Exactly. It can be misconstrued. Hala. And na-delete daw yung mga video na yun. Yeah. Nawala daw ngayon sa social media. The surest way to create suspicion is to have somebody delete a video. I mean, why would you delete it kung and wala pa namang proper explanation, di ba? Wala pa namang explain, di ba? Wala namang official explanation. I think meron bang ang Abra government, ang LGU ng Abra, meron bang statement? Pero it can't be a coincidence na sa norte yan. So, yun na, which is really, well, you know, we have been seeing a lot of videos, mga kababayan, a lot of raw footages of deployment of armaments, di ba, attorney? And more troops. There are troop movements already. There are already like videos abound where in Subic, nakikita na yung mga modern warfare. Mm-hmm. Ano po, nandyan na. Pati nga gasolina, nandyan eh. Correct. So, kompleto na sila. You know, for me, attorney, I find this really disturbing as a Filipino. I mean, I cannot understand why our country now is going to be dragged into a war that we don't want and a war that would have devastating consequence sa atin. Maybe kung hindi tayo mag-exaggerate, sabihin na lang natin po na
Sabihin na natin, sige. Kunwari, iniwasan tayo ng mga superpowers in terms of yung military attacks. Pero, economically, madadamay din po tayo eh. But you know what's also happening? Congruent to that or corollary to that. Bakit yung acquisitions natin sa pag-improve ng ating AFP capacity, ubod ng bagal? Hindi ba napansin? Panang ni Duterte, pag sinabi niyang, sige, bili natin yan, bumili ka ng ganyan. Yeah. Dumating yung mga choppers within his presidency. Correct. Nakainan tayo na ba yung binili natin? Yung... Meron tayo yung... Pero sa Poland, yun di ba? Oh, transport. Yung mga Black Hawk? Black Hawks, nag-ano tayo. Yeah. At same time, kasi aging yung mga Sikorsky natin. Yes. Yung mga Huey's. Nag-augment yung, tayo, di ba? Pero in-augment pa rin natin. Kasi yung Huey's, yun po yung minamountan ng machine gun. Well, yun yung fighters natin. Kasi hindi naman natin kailangan ng high-speed, high-tech masyado kasi yung problema natin is insurgency. Correct. So, at the time, kaya nga in-avoid ni Pangulo, Pangulong Duterte noon, na meron tayong foreign enemy dahil hindi pa built up yung capacity natin. Pero at the same time, habang sinasabi niya, hindi pa natin kaya, pinipilit niya na magkaroon tayo ng capacity. Yes. So, ayan, 16 ang na-acquire natin na Black Hawks. Yeah. Tapos, yung mga Hercules, ilan ba, sandosena na. Do you know na nung time na bumaba si Pinoy, isa na lang ang Hercules natin? Isa na lang ang C-130 natin? Imagine that. And for almost the whole Aquino administration, we had two working Hercules, two working C-130s. And nung bata ko, ang dami nating carriers. Kasi ilan ang flights niyan from Villamore Air Base to the various bases all over the country. Kasagsaga ng insurgency, tuloy-tuloy ang pag-supply. Nag-evacuate tayo. So, we had the C-130, C-123, C-47s, lahat yan flying condition. Pero yung pinaka-workhorse natin, yung mga Hercules, kasi pwede mong sakyan ng truck yan. Yeah. Pwede yung kalalaki, yung tanket. Yung mga land transport, pwede yan dyan. Oo. Anong ginawa natin in the years intervening? Wala. Mabagal ang acquisitions ng AFP because it was riddled with corruption. Ngayon, mabagal na naman. Tanong nyo kung bakit. Precisely the same reason, mabagal nung pre-Duterte era. Kasi nagja-jockeying kung sino yung ahente inside the AFP ang makakakuha ng kontrata. So mga competing yan, ito kausap mga kano, ito kausap kung sino-sino abroad, ganyan. So lahat yan nagko-compete. Pag mananalo yung isa, gagawa nila ng problema, matitenga na naman yung proyekto. E ingay ng ingay yung ating mga national officials tungkol dito sa ating participation on the Taiwan Strait issue. Pagkatapos, hindi tayo makamadali dun sa pag-upgrade ng sarili nating capacity. So, paano gagawin natin? Higa na lang tayo, bahala na si Batman. Attorney, aside from that theory or aside from that idea that mayroong mga ahente o may mga gustong gumagapang, is it also possible that kaya rin bumagal is because foreign power is like saying na, teka ha, dahil body-body na tayo, sa amin lang kayo. Meron din ganun. Pero hindi naman talaga plano nitong uncle natin na i-upgrade. Ang ibibigay sa atin, surplus ulit. Meron na nga nakating diba? Na yung, ewan ko, F-16s ba? Na luma, second hand, inaalok sa atin. So, I think it is not in the interest of America to see a Philippine military being upgraded. Di ba? I don't think that America would want us to have this capability, this modern warfare capabilities. Huh. Unang-una,
Eh, syempre, ayaw niyang umano tayo dahil kailangan sa kanya lang tayo nakadepende. Pangalawa, syempre, ang dami niyang mga junk, eh kailangan niyang i-read off. And who better is market? Eh, yan po, ang Pilipinas, ang tambakan ng mga surplus at mga ano na, hand-me-down. Eh, ayan. Eh, bumalik tayo. Parang nawala, di ba? Dati may pride na tayo, may capacity tayo pag bumibili tayo. Nasabi ng Pangulo, bago ang bili ninyo. Oo eh, tsaka ano, pumupunta na tayo sa Russia. Oo. Di ba? Nag-ano tayo, talagang bumibili tayo based on really what we need and what we can have for our country, and we are not really tied to one foreign ano lang power na siya lang ang magsusupply sa atin. So meron pa, 'di ba, yung issue of interoperability. Kailangan nakakapag-usap, may communications yung ating mga tropa, at saka you can communicate with anything, with anybody, like may communications with the Air Force, ang Army, and so on. So that was also top of at the top of the minds of the former president, of the mind of the former president, and na ano yan, he was able to execute this. Yun ang wino-worry ko. Grabe yung saber rattling natin, pero wala tayong capability. Grabe yung sandal dun sa kay Uncle. Eh, paano yun? Diba? In addition to that, it's not enough, ha, that we're talking about capability to defend ourselves. What about capability to feed ourselves at this time? Angasan tayo with a country that we rely on, is our number one trading partner. So pagdating sa pag-import ng pagkain, number one din sila. So paano gagawin natin? Hindi pa natin nabibuild up yung capability natin to feed ourselves. Instead, we have grown more and more dependent on importations. Importations from the very country na nirarattle natin. So paano yun? Again, paano na naman ang ano? I mean, parang mali-mali yung priorities at hindi maliwanag kung may plano ba dito, or are they making this up as they go along. No, parang, magkano ba bigas sa Amerika? Diba? Ang lahat is niyan, I think that they pour a lot of money dun sa kanilang government propaganda that is geared towards destroying influencers, radio hosts, and all that who don't agree with them, instead of building up capabilities. Yeah. Ilang developmental projects, napansin nyo ba? Yeah. There are no developmental projects, or very, very few, if ever, that were included in the 2024 budget. So, we have no intention of developing the capability of local businessmen. Napaliit pa natin because of the Maharlika Investment Fund, yung pera na nilalaan ng Land Bank of the Philippines para sa agrikultura, for the loans for agriculture, eh lumiit lalo. Walang fiscal space na tinatawag sila. Wala talaga. And there's so much more. I have been in contact with other people relating to our tax regime and all that. Ang dami nating missed opportunities. So, and there's nobody at the wheel. Parang, at the very least, there should be a leader saying, teka, nakakaligtaan natin ito. Teka, we need to take this. Wala pa rin hanggang ngayon. Ay, nako, attorney. Recently, our president has this statement over the weekend, over the Holy Weekend. And the one thing that I've really noticed about that statement is the wording, the phrasing. And it's so eerily states-like, or United States-like, US-like, from brother. The words that are used, yung mga tipong yung ginamit ng mga terms proportional countermeasure, diba? The virtue of a proportional response. Yan yung mga ganyan din. Napapanood ko yan sa West Wing, tsaka sa The American President, The Virtue of
may proportional response. Pagka ang Amerika po ay aatake, tatanungin ng ano, ng security room, yung ano tawag nila, situation room. Nagmi-meeting ang presidente, chief of staff ng military, vice president, saka yung head ng mga security councils ng Amerika. Ayan. So, tatanungin ni presidente ang kanyang grupo. Okay, we will attack Libya or we will attack Syria. What is the proportional response that we should do? How should we attack? Kailangan ba yung mataong lugar na maraming yung maraming collateral damage? Okay, mga ganun. So, yun ang mga nabasa ko dito sa statement ng ating Pangulo. And for me, as my final word ngayon, attorney, it's like, you know, I hope lang po that really, kung meron po tayo ngayong foreign policy na talagang gusto po, I think it should be a policy that should really protect and uphold the interest of the Filipino people. Sana po. Sana. Hindi po yung interest ng foreign power na gusto lang tayong gawing bala. Attorney, thank you ha. Pero I want to hear from you yung your take on ito nga. On this. Your final words on the issue sa yan, some impending. On both of them, itawid natin pareho. What we see here are issues regarding leadership. Yeah. So, it all comes down to leadership. When it comes to, for instance, ito, so nagkaroon ng issue dito sa Pilar Abra, and then there's nobody talking about it. We don't have anybody briefing us, nobody saying, oh, relax everybody, that was just a this and this, or relax everybody, this was out of proportion, whatever. It is not listening. Nobody is listening to us. Nobody's at the wheel. Nobody's monitoring yung iniisip, nararamdaman ng taong bayan. Nobody is telling us, it's okay, we're in charge. We'll take care of it. Nobody tells us that. In tourism, again, a failure of leadership. A failure of leadership because you chose somebody to manage a particular sector that this person has no idea what to do. Kumbaga, you can't wing it. There's some things talaga that you cannot make up as you go along. Hindi ito yung parang wini-wido na wala nyo na lang. Managing our international relations is not something that you can say na, oh, sige, I'll just make it up as we go along. Ganun din. Whether it is tourism or international relations, whether it is rattling our saber at another sovereign country or managing our own local tourism, what it comes down to is leadership. We need a clear vision and we need a leader who will tell us, kayo, are you doing your job? What's going on? Report to me. Why is this happening? And the ability to say, you're not doing your job, chugi ka muna. Political accommodation be damned. You got to go. Diba? But there's nobody who's doing that. We have not felt any leadership coming out of leadership, not even leadership statements or affirmations. And that's what it all comes down to. And with that po, mga kababayan, maraming salamat sa ating napakagandang bisita ngayong gabi. Attorney Trixie Cruz Angeles. Thank you, Attorney. And sa uulitin. Maraming salamat po, everyone. Good evening. God bless. This is Mark Lopez on behalf of our other Pugad bloggers, mga host. Subaybayan niyo po kami Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Dito lang sa DZRJ, 810 a.m. Radyo Bandido. Patugtugin na ang Pugad Vloggers Team Song! Pugad Vloggers, Pugad Vloggers, ang kurang titilisin sa loob sa bayan. Pugad Vloggers! Pugad Vloggers!
The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.